Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 28, 2023. Medyo huli na po itong pag-uusapan natin pero hindi po natin dapat ito palagpasin. Kasi alam nyo ba, kahapon tinalakay po natin dahil na-request po ng ating manunood ang saloobin nitong hindi na Marcos loyalist na si Elizabeth Oropesa. Pinahayag po natin ang ating komento tungkol po doon sa kanyang saloobin. Yun naman ay kalayaan din po natin bilang PBBM supporters at bilang Pilipino. Sa oras naman na ito, pag-uusapan po natin, ito naman pong saloobin nitong si Beverly Salviejo. No? Sana hindi ako nagkamali sa pagbasa ng kanyang pangalan. But anyway, bago tayo magpatuloy, naka-live po tayo ngayon sa Top 1 Facebook page at YouTube channel. Kung maaari, paki-like and share po sana ninyo itong ating live streaming. Mag-follow and subscribe, paki-hit ang notification bell nang sa ganun ay updated po kayo sa ating mga live streaming. Maraming salamat din po sa lahat po ng ating mga manonood, sa mga subscribers po natin sa Facebook, mga members po natin sa YouTube. At higit sa lahat, sa patuloy po ninyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapasalamat din ako sa mga star senders po natin and super chatters. Maraming salamat. Ito po ay balita noong nakaraang araw pa. 2 days ago. Kung saan ang artista at singer na si Beverly Salviejo ay naglabas din po ng kanyang saloobin pahingil po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung napanood nyo po ang Made in Malacanang at saka ang Martyr or Murderer, nandoon po ang karakter nitong si Beverly Salviejo, yung kasambahay po ng ating pamilyang sinuportahan, ang first family noon ng ating dating Pangulong Marcos Senior. Sila po yung mga nakasama ng ating dating Pangulong Marcos Senior kasama po ng kanyang pamilya sa paninirahan po nito sa Malacanang. At manang bidaya tayong pangalan niya, no, kung hindi ako nagkakamali. Pakicorrect niyo na lamang ako, hindi ko na kasi maalala yung pangalan ng mga kasambahay na yon sa Made in Malacanang. Tatlo po sila, si Elizabeth Oropesa, si Beverly Salviejo at saka si Carla Estrada. Ngayon, dumako po tayo dito po sa balita. Ayon po dito sa balita ng Bandera, panawagan ni Beverly Salviejo kay Bongbong Marcos. Bakit ngayon parang hindi kami masyadong importante? O, yun po yung headline na binasa ko lamang po. Talagang wala pong nakalagay na pangulo kung hindi Bongbong Marcos lamang yung ginamit po ng Bandera as headline. July 26, 2023, posted po ito 2:29 in the afternoon. Ayon kay Beverly Salviejo, quote and quote po tayo, hindi ko alam kung saan nang gagaling yung sa kanila. Maaari siguro ang nire-refer dito nitong si Beverly Salviejo, yung mga katulad ni Elizabeth Oropesa at ng ilang pang mga nagpakilalang sumuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos pero ngayon nagsipag-alisa na. Tuloy ko po yung kanyang pahayag. Pero ang sa akin, ang disappointment ko ay yung parang napapabayaan yung maraming sumuporta. Pakiwari nitong si Beverly Salviejo, pinababayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang maraming sumuporta sa kanya sa nakalipas na halalan. O, itutuloy ko muna yung balita. No? Sabi pa po dito sa balita, ito ang pahayag ng aktres at singer na si Beverly Salviejo ukol sa kanyang saloobin kay Pangulong Bongbong Marcos. O, buti naman, gumamit ng Pangulo dito itong Bandera sa kanilang balita. Kasi doon sa headline, Bongbong Marcos lamang eh. Noong Huwebes, July 20, nakapanayam ni Morley Aliño sa kanyang blog ang aktres kung saan
Sinagot nito ang ilang mga katanungan ukol sa personal nitong buhay at pati na rin sa kanyang karera sa showbiz. Ang unang bahagi ng interview ay naganap sa bahay ni Beverly kung saan nagluluto siya ng isang Ilocano dish habang tinatanong siya ni Morley. Ngunit sa pangalawang bahagi ng vlog ay nag-focus ang kanilang usapan ukol sa naging pagsuporta ng aktres sa Pangulo noong nagdaang eleksyon. Natanong si Beverly kung ano ang kanyang masasabi sa mga taong disappointed raw sa naluklok na Pangulo. Anya, hindi ko alam kung saan ang gagaling yung sa kanila. Pero ang sa akin, ang disappointment ko ay yung paraan parang napapabayaan yung maraming sumuporta. Nakikita naman daw ng aktres ang iba't ibang proyekto gaya ng mga pabahay, pero para sa kanya ay sana'y matutukan din ang sining sa kanyang panunungkulan. Ako kasi, ang gusto ko talaga sana matutukan yung culture at saka ang arts. Dahil ako ay naniniwala na sa kultura natin manggagaling ang values formation. Dagdag pa niya, dapat harapin na natin kung paano natin aayusin ang bansa natin. Aminado rin si Beverly na hanggang ngayon ay apektado pa ang kanilang trabaho matapos nilang suportahan si Marco sa kandidatura nito. Kami po yung mga na-bash. Kami po yung mga na-discriminate. Kami yung mga namura. Kami yung mga inayawan, ayaw bigyan ng trabaho, na-cancel. Pero until now, ganun pa rin naman ba ang feeling namin? Mahabang say ng aktres. Sa kabila raw ng mga naranasan ay walang nararamdamang pagsisisi si Beverly sa kanyang naging desisyon. Hindi during that time, siya talaga yung pinakamagandang choice. When it was my time to do my choice, pumili po ako ng nasa utak ko na siyang pinakamahusay for the job. Now, if he will fall short, hindi ako yon, nasa kanya yon. Siya ang may dala nun, sagot niya. Kung makakasabay naman raw ni Beverly si Marcos sa hapagkainan, ay makikiusap siyang mabigyang pansin ang mga artistang sumuporta sa kanya noon. Dami namin, 31 million kami, bakit ngayon parang hindi kami masyadong importante, say pa niya. O, yan po yung kabuuan po ng balita patungkol po sa saloobin nitong si Beverly Salviejo. Tingnan po natin sa dalawang konteksto ang mga sinambit nitong si Beverly Salviejo. Yung unang konteksto, maaaring siya ay may sama ng loob kasi parang walang naging kapalit yung pagsuporta na tinamo niya, na ibinigay niya para kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi maganda ang konteksto na itong pag-uusapan natin sapagkat yan po ay pagiging makasarili. Kaya ka lamang sumusuporta eh dahil meron kang ine-expect in return na makukuha nga kapag ka yung sinuportahan mo ay naluklok sa pagkapangulo. At very disappointed marahil sa isang part itong si Beverly Salviejo. Hindi ko sinasabing iyan exactly yung kanyang nararamdaman. But sa kontekstong ito, personal na interest ang namamayani. Katulad ng mga nakita natin kila Maharlika, kila Gagong Lipunan, sa iba pang mga napagkatiwalaan ng Pangulo sa mga ilang pagkakataon pero kinalaunan hindi pala nararapat sa trabaho kaya nawala sa gobyernong ito at ngayon tumitirada na sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasama na din dyan yung kahapong tinapig po natin na si Elizabeth Oropesa na sa ngayon ay nagdeklara public sa publiko na hindi na po isang loyalista ng mga Marcos. Pero kung titingnan naman po natin sa kabilang konteksto ang mga pahayag na ito nitong si Beverly Salviejo, ito po ay maaaring ituring nating konstruktibong pahayag, kritisismo. Ano? Kasi maaaring sa tingin po niya, sa larangan ng sining, napapabayaan ng kasalukuyang gobyerno ang parte na yon kung saan po siya nabibilang. At hindi rin natin maialis sa kanya na bigyan ng importansya ang sining, ang showbiz, dahil yun po yung kanyang profesyon. At marahil ine-expect niya nga na pagtutuunan ng ating gobyerno ng pansin ang larangan po ng sining o showbiz industry. Pero dapat maging malawak ang pananaw po natin eh. Kahit gaano kasi kaganda ang layunin po natin doon sa isang parte na pinag-uusapan natin na ito na ma-improve ang larangan ng sining,
napakarami pong trabaho ng Pangulo. At hindi po pwedeng tumutok lamang sa isang pagkakataon. May mga order of priorities na dapat unahin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una nga po dyan, di ba, yung pagpapalakas ng food security sa ating bansa. Dahil alam ng Pangulo na daan talaga tayo sinubok, lalong-lalo na nitong nakaraang pandemya, kung saan halos wala po tayong mapagkunan ng makakain dahil nga nagkaroon ng lockdown at ang mga bansa na dating nag-e-export ay isinarado po ang kanilang mga borders at mas inuna po nila ang kanilang mga mamamayan. Kaya sana maunawaan itong si Beverly Salviejo na ang trabaho po ng Pangulo ay hindi lamang po para sa iilang tao. Ang trabaho po ng Pangulo ay hindi lang po para sa 31.6 milyong Pilipino. Ang trabaho po ng Pangulo ay para po sa 110 million Pilipinos abroad at dito po sa Pilipinas. Kaya kung sa tingin po natin, tayo po ay napapabayaan, huwag po tayo kagad magtampo. Unang-una, ang pagsuporta sa isang tao, lalong-lalo na kung kusa po natin itong ibinigay, hindi po tayo dapat maghintay ng anumang kapalit. Kung tayo po ay sumuporta nang hindi naman po tayo pinuwersa, nang hindi naman po tayo talaga hinimok kung hindi kusa po natin ibinigay, do not expect something in return. Sabi nga ng dating pinanonood ko, batang-bata pa ako noon, na comedy sitcom kay Dolphy, meron siya doon sa kasi Nida Blanca. Mag-asawa sila doon sa palabas na yon at ang biyanan niya, si Delia Atay-Atayan. Sabi nung kanyang biyanan palagi, magsumikap ka para ang buhay mo umasenso. Dapat ganun tayo mga tol. Ano, kung tayo sa tingin po natin, bumoto tayo sa Pangulong Bongbong Marcos at yung sinasabi nila na pangako daw na 20 piso kada isang kilong bigas, eh hanggang sa ngayon hindi pa natutupad, huwag nating intayin na matupad kaagad yun. Magsumikap tayo nang sa ganun, yung 25 pisong halaga ng bigas sa kadiwa ng Pangulo sa kasalukuyan, magkaroon po tayo ng pambili. Hindi sa lahat ng pagkakataon, iaasa po natin ang ating mga pangangailangan sa ating gobyerno. Matuto po tayong tumayo sa ating sariling mga paa. Huwag tayong palaasa. Higit sa lahat, huwag tayong magbilang ng utang na loob. Kung tutulong ka, ibigay mo ito sa tao nang wala kang iniintay na kapalit. Kapag ka ikaw ay tumulong, ituring mo ito na bigay na. At do not expect na i-return yung favor sa'yo. Kasi tulong mo yun eh. E ano ngayon kung nanalo yung Pangulo, tapos hindi ka nabigyan ng pagkakataon na ibigay yung kapritsyo na gusto mo? Sino ba tayo? Ako, pare-parehas tayo mga tol, sumuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat tayo nagkaisa na iboto siya, 31.6 million po tayong mga Pilipino na iboto si Pangulong Bongbong Marcos. And dapat tayo, huwag tayong mag-isip na individually, kung ano yung gusto natin, ibabalik sa atin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Si Beverly Salviejo, maaaring hindi ganun yung kanyang layunin dito. Tingin ko ang layunin dito ni Beverly Salviejo, mabigyan ng Pangulo ng pansin ang larangan po ng showbiz. Pero alam nyo, Miss Beverly Salviejo, kaya nga po merong konsyerto sa Malacanang eh. Diba, konsyerto sa Palacio. Ang isa sa mga hakbang ng Marcos administration para muling buhayin ang sining dito po sa ating bansa. Bigyan ng pagkakataon ng mga pangkaraniwang mga artista, mga pangkaraniwang mga musikero na ma-express ang kanilang mga talento sa harapan po ng publiko. At doon nagsisimula yun. Huwag tayong masyadong atat. Huwag tayong masyadong excited sa mga bagay-bagay na ora mismo porket nanalo ang Pangulo, yung gusto natin ang ibibigay kaagad sa atin. 110 million Pilipinos ang pinaglilingkuran po ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
sa loob at labas ng bansa. Kaya matuto po tayong mag-antay. Ang mahalaga, nakikita po natin ang mga magagandang ginagawa po ng kasalukuyang Pangulo sa ating bansa. Meron akong senior na pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa larangan po ng paglaban sa kagutuman. O, ito po, o, sabi po dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw po na ito sa isang pagtitipon na kanya pong pinuntahan, July 28, 2023. In food security and nutrition, we have rolled out food stamps to quell hunger and thus boost productivity and reintroduce nutrition programs in schools so that our students can focus on learning. Nakita nyo, mga tol, isa itong halimbawa na ang Pangulo hindi nakatutok sa kasalukuyan lamang. Ang Pangulo iniisip kung ano ang mga darating na taon at ano ang mga maaaring mangyari sa hinaharap. Nakikita ng Pangulo na ang susunod na mga henerasyon dapat well-nourished, dapat na ibibigay ang mga pangangailangan na basic, particular ang pagkain. Kaya naman sinisikap ni Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng Pilipino, ang kabataang Pilipino, mga bata, mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataong matuto at higit sa lahat, yung kanilang focus ng pag-aaral hindi naaantala dahil lamang sila po ay nagugutom. Kaya ngayon, sa tulong ng ating gobyerno, itong mga kabataan na ito, partikular ang mga mahihirap, binigyan po sila ng pagkakataon na yung kanilang mga sikmura sa mga darating na panahon, hindi po magugutom. Dahil ang mga bata, kapag ka nagugutom, hindi makakapag-focus ng kanilang pag-aaral. Hindi makakapag-focus sa kanilang mga pag-aaral. Oh, ang tawag dito, mga tol, investment sa ating human capital. Bakit kailangan mag-invest sa human capital ng kasalukuyang gobyerno? Lahat tayo lilisan. Ang Pangulo, ang pamilya, kayo, lahat ng mga kakilala natin, ako, lahat tayo lilisan. Hindi tayo mananatili dito sa mundo panghabang buhay. Tatanda po tayo. Magkakaroon ng panibagong henerasyon na mamumuno sa ating bansa. At ito yung mga kabataan na yon. Baka isa doon sa mga mahirap maging leader sa hinaharap. E kung lumaki yan sa kagutuman, hindi nakapag-aral ng maayos dahil nagugutom, sa tingin mo maganda ang maibibigay niyan na serbisyo sa publiko? Sa tingin mo magiging maayos yan na mamamayan sa hinaharap kung laging gutom ang kanyang sikmura simula sa pagkabata hanggang sa lumaki? Nakikita nyo kung gaano tinututukan ng ating Pangulo ang napakaraming sektor sa ating lipunan. Kaya wag nating isipin na porket yung kagustuhan natin at tayo ay supporter, hindi nangyari, e pinababayaan na po tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Miss Beverly Salviejo, tingin ko malawak ang inyong isipan kumpara doon sa nagdeklara na hindi na siya Marcos loyalist. Kasi kayo, kahit paano, sa pagbasa ko dito sa balita na ito, nakikita ko ang dalawang konteksto na maaaring nasa likod ng inyong isipan. Yung isa, personal ang interest. Yung pangalawa, interest ng ilan ang tinitingnan ninyo, hindi lamang yung interest po ninyo. Pero sana, yung isang interest na ang focus ng inyong isipan, yung hindi lamang kayo kung hindi yung mas nakakarami na sa tingin nyo napapabayaan. Tama yan. Kumato kayo. Ano, katukin nyo ang kasalukuyang gobyerno. Paalalahanan nyo po ito. But huwag po kayong bibitiw ng suporta, please. Huwag nyo pong gagayahin yung mga katulad ng ilan dyan na dahil lamang hindi nakuha ang kagustuhan sa gobyerno, wala na. Ang masakit pa,
hindi na lang nanahimik, naging utak, demonyo pa. Kasi bakit? Eh, akalain mo halos mabaliw yung isang tao, sabi ng mga manonood natin, kasi hindi na ako nanonood dun eh. Panahon ng sona ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nagsariling sona. Parang baliw daw na nagsosona-sona. Oh. Ang pagkakaalam kasi natin doon, may mga interest ito na ginusto na hindi napagbigyan ng kasalukuyang gobyerno. Kaya misto lang na babaliw na at nagsona-sonahan na kasabay ng sona ng ating mahal na Pangulo noong July 24, 2023. Huwag tayong gagaya doon. Dapat tayong mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos manatili ang suporta sa kanya. Hindi ko kayo dinidiktahan, mga tol. Sinasabi ko lamang ang aking saloobin. Dapat manatili po ang ating suporta sa ating mahal na Pangulo dahil hindi niya po tayo pinilit. Tayo po ang nagbigay ng suporta sa kanya. Hiningi niya ang suporta mula sa atin pero hindi po niya tayo pinilit. Tayo po ang kusang nagbigay ng suporta and most of the time, tayo po sinasabi natin sa ating sarili na tayo ay solid supporter ni PBBM, na mahal po natin ang Pangulo. Tapos, hindi lang nabigay, babawiin nyo na yung mga sinabi po ninyo sa nakaraan. Huwag tayong ganoon. Bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magagalit. Ha? Maraming salamat sa inyo mga tol. Sana kahit paano babuksan ang isipan, ng mga sarado ang isip sa mga sinambit po natin dito. Kung hindi katanggap-tanggap sa inyo ang mga sinasabi ko, eh pwede naman kayong hindi manood dito sa aking programa. Hindi ko din po kayo pinipilit na manood dito sa aking programa. Pero nagsasabi ako na sana patuloy niyo po kaming suportahan. Suportahan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala po iyang halong pamimilit. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa 210 na manonood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube.